Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa ka rin ba sa mga takot sa mga parking lot dahil madilim at liblib ito? Baka may makita kang kung ano o di kaya may kumidnap sa'yo. Ganon din ako sa dami ng napapanood kong balita at palabas na may mga hindi magandang nangyayari sa parking lot. Sa Kuala Lumpur, ang isang masayang despedida party ay nauwi sa isang malungkot at karumal-dumal na krimen. Si Cany Ong, isang IT analyst sa Amerika na umuwi sa Malaysia para makasama ang kanyang pamilya, ay kidnapped sa isang parking lot sa mall. Matapos niyang makipagsayahan sa kanyang kaibigan at mga kapamilya. Ito ay isa sa pinakamalaking kaso na nangyari sa Malaysia kung saan nagulantang at nagluksa ang mga mamamayan. Ang bangkay ni Cany ay natagpuan na halos hindi na siya makilala dahil ito ay sinunog ng sospek. Si Cany Ong Laikyan ay isang 28 years old at may masaganang pamumuhay ay ipinanganak ng July 18, 1974. Siya ang panganay na anak ng isang Chinese at Indian couple. Si Cany ay isinilang at lumaki sa Malaysia pero kalaunan ay nag-aral sa Hawaii at doon niya nakilala ang kanyang asawa na si Brandon Ong. Matapos nilang magpakasal, nagdesisyon silang lumipat at manirahan mag-asawa sa Amerika. Nang taong 2003, ang tatay ni Cany ay nagkaroon ng sakit na cancer. Mapagmahal at maalalahanin si Cany kaya nagdesisyon agad ito na lumipad mula Estados Unidos patungong Malaysia upang bisitahin ang ama. Sa kabutihang palad, bumuti ang kalagayan ng ama ni Cany matapos ang matagumpay na operasyon. Kaya nagpa siya na si Cany na bumalik sa Amerika. June 13, 2003, isang araw bago lumipad pabalik ng Amerika si Cany, nagplano ito ng isang farewell dinner kasama ang pamilya at ilang kaibigan sa Bangsar Shopping Complex. Nang araw na yon, ayon sa mga kaibigan niya, masayang-masaya si Cany dahil magaling na ang kanyang ama. At excited na bumalik ng Amerika para makapiling ulit ang asawa. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ito na pala ang huling beses silang makikita nilang buhay, si Cany. Ayon sa ina ni Cany, ang pinarkan nila ng kanilang sasakyan ay medyo madilim at liblib. Pero dahil nagmamadali sila, wala na silang nagawa kundi iwan doon at ipark ang kanilang kotse at dali-daling pumunta ng restaurant kung saan gaganapin ang farewell dinner ni Cany. Napansin ni Cany na pagod na ang kanyang ina kaya iminungkahi niya na ihatid na lang ito pauwi sa kanilang bahay at babalik na lang sana siya sa mall para makasama pa ang mga kaibigan. Magbabayad na sana sila ng kanilang kapatid ng parking ticket sa automate machine pero naiwan pala niya ang kanyang parking ticket sa loob ng kotse. Kaya pinaghintay na lang niya ang ina at kapatid sa autopay machine at kinuha ang ticket sa kotse. Nag-alala na ang ina at kapatid ni Cany dahil lumipas na ang 20 minutes ay hindi pa nakakabalik ito. Sinubukan nilang tawagan ang cellphone pero hindi ito sinasagot at napupunta lang sa voicemail. Pumunta ang mag-ina sa parking lot para tingnan ang kanilang pinagparkan. Ngunit ang sasakyan ni Cany na purple Proton Tiara ay wala na doon. Nakiusap sila sa pamunuan ng mall na i-view ang CCTV ng parking lot. Nakita nila sa CCTV footage ang sasakyan ni Cany na nagmamadali lumabas at sinira pa nga ang parking barrier. Naaninag nila ang isang lalaki ang nagdadrive at katabi ang isang babae na pinaniniwalaan si Cany. At ito ay ikinatakot na ng pamilya dahil pangamba nila na siya ay nadukot. Dali-dali silang nag-report sa mga pulis tungkol dito. 72 hours na ang lumipas at wala pa din ang sinyales na nakita si Cany. Kaya lumapit na ang kanyang pamilya sa media para humingi din ng tulong. Naging laman ito ng mga balita dahil sa una akala nila ay kidnapping ito. Pero wala namang humingi ng ransom kaya mas lalong nag-alala ang pamilya. Kalauna, nakita ang sasakyan ni Cany na abandonado sa isang lugar. At ito ay may bahid ng dugo sa loob pero wala si Cany.
Ang gulong din nito ay flat at sobrang gaskas. July 17, 2003, apat na araw mula ng kanyang pagkawala, isang bangkay ang natuklasan sa isang malalim na kanal. Ang katawan ay may puting tela sa leeg. Ang kanyang kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang mga paa ay nakalawit sa ilalim ng kanal. Ang labi ay sunog na halos hindi na ito makilala at dinaganan pa ng dalawang gulong na may semento ang bangkay. Dali-dali namang pumunta ang mga pulis sa crime scene. Dinala ang bangkay sa forensics para makumpirma kung sino ito. Sa dental records at DNA, nakumpirma na ito ay si Cany Ong. Sa autopsy, nakita din na sinakalpa muna siya bago inihagis ang katawan sa kanal. Natagpuan din ang bakas ng similya sa katawan ni Cany, indikasyon na ito ay pinagsamantalahan bago paslangin. Isang mahalagang impormasyon ang nakalap ng mga pulis. Nang araw na mawala si Cany, bandang madaling araw, may dalawang pulis na nagpapatrol gamit ang motorsiklo sa isang industrial site. At isa sa mga ito ay si Pulis Ravi Chandran. Nakita daw niya ang isang sasakyan na nakapark sa isang gilid ng kalsada. Kahina-hinala daw ito kaya nilapitan nila ang kotse. Tinanong nila kung ano ang ginagawa nila doon at nagsinungaling ang sospek na sila ay may hindi pagkakaunawaan ng kanilang kasintahan. Hiningi raw ni Ravi ang ID at nakuha niya ang ID ng sospek at ang ID ni Cany. Napansin niya na may kakaibang sinisenyas ang babae sa loob ng sasakyan at dito na niya inutusan ang lalaki na bumaba ng kotse. Pero mabilis na pinaandar ng sospek ang kotse at tumakas. Tinangkang habulin ni Ravi ang kotse pero sobrang bilis daw nito at hindi na nila naabutan. Ganun pa man, nagawa niyang mabaril ang gulong ng kotse. Ang dalawang ID na nakuha ni Ravi ay naging pangunahing impormasyon para makilala ang huling kasama ni Cany sa gabi ng kanyang pagkawala. At dito, napag-alaman ng mga pulis na si Ahmad Najib bin Aris ang pangunahing suspect. Si Ahmad Najib bin Aris ay ipinanganak ng 1976, pangalawa sa apat na magkakapatid, may anak at asawa. Siya ay nagtatrabaho bilang isang cabin cleaner ng Malaysian Airlines. June 20, 2003, inaresto si Ahmad at nakumpirma na ang DNA ng similya na nakita kay Cany ay tumugma sa kanya. Inamin din ang suspect sa mga pulis na siya ang dumukot at pumatay sa biktima. Nakita rin ang mga damit sa bahay ng suspect na mayroon DNA na nagmamatch sa DNA ni Cany. May kuha rin ang CCTV kung saan lumapit si Ahmad sa sasakyan ni Cany. Isa pang ebidensya laban sa suspect ay ang puting telang pinangsakal sa biktima. Ayon sa investigasyon, ang telang ginagamit niya sa trabaho at ang telang ginamit kay Cany Ong ay iisa. Ayon din sa suspect, pumunta siya sa shopping center para hanapin ang babaeng kinagagalitan niya at ito ay ang dati niyang amo. Ngunit napagkamalang niyang si Cany ang babae. Nalaman na lang daw niya na mali ang babaeng kanyang natangay nang makuha ang kanilang mga ID. Ang kaso ay napakalaking balita sa buong Malaysia at nais malaman ng mga tao kung paano nangyari ang kalunos-lunos na krimen. At labis itong ikinulungkot ng pamilya ni Cany. Pinadetalya sa suspect ng mga pulis ang buong pangyayari. At dinila sila ng suspect kung saan niya pinaslang si Cany at ito ay kanyang isinadula. Ayon sa suspect, nakita daw niya si Cany sa parking lot na may hinahanap sa kotse. Ito ay nilapitan niya at itinulak sa loob ng sasakyan. Nabigla daw si Cany kaya agad-agad niyang pinatakbo ang kotse at kumaripas palabas ng parking lot. Sa sobrang bilis pa nga nito ay nasira niya ang car park barrier. Sinabi din niya sa mga pulis na tinakot na niya si Cany na papatayin ito kapag nagtangkang tumakas, sumigaw at humingi ng tulong. Nagpaikot-ikot sila sa lugar habang sakay ng kotse at huminto sila sa isang industrial site sa labas ng Kuala Lumpur. At ito yung lugar kung saan nakita sila ng pulis na si Ravi Chandran kung saan nakuha ang kanilang mga ID. Matapos daw niyang tumakas sa pulis,
huminto daw sila sa isang construction site at doon na niya kinahasa si Cany. Pagkatapos niyang gasain si Cany, nag-drive daw ulit siya sa isang liblib na lugar at dito na niya ni-rape uli ang kawawang biktima. Matapos yun, sinaksak niya ito ng 2 beses sa tiyan. Dahil dito, umapaw ang napakaraming dugo mula kay Cany at nagpanik daw ang sospek. Kaya naisip niya na i-dispose na agad ang nag-aagaw buhay na katawan ng biktima. Minuhat ng sospek ang duguang katawan ng biktima at inihagi sa barrier na malapit sa isang construction site. Inupo niya si Cany sa pader ng construction site at tinalian ng puting tela sa leeg si Cany. Sa di kaluyuan, nakita niya ang isang kanal na bukas at hinila ang duguang si Cany Ong para doon itago ang katawan at itapon. Ng mga oras na yon, ang sospek at si Cany Ong ay narinig ang morning call to prayer. Ayon sa sospek, ang huling sinabi daw ni Cany sa kanya ay, "I can hear the mosque's call to prayer. Please go home and pray, because now I would like to pray too." At iyon ang huling narinig ni Cany Ong bago siya bawian ng buhay. Iniwan ng sospek si Cany Ong na duguan at umuwi. Hindi pa nakontento ang sospek. 16 oras matapos niyang patayin at iwan si Cany, binalikan niya ito at bumili siya ng gasolina. Binuhusan niya ng gas ang bangkay ni Cany at sinalaban ito ng apoy. Ayon sa investigasyon, maraming pagkakataon sana pwedeng nailigtas si Cany. Una na nga rito ay nakita na ng pulis na si Rabi pero hindi niya nagawang mahabol ang tumakas na sasakyan. Ang pangalawang nakatulong sana sa kanya ay si Amina Izahak. Ayon sa kanya, siya daw ay nilapitan ng sospek para manghiram ng jack at papalitan nito ang gulong na nabutas ng bala. Napansin na niya na parang sumisenyas ng tulong ang babae sa loob ng kotse. At nang akpang lalapitan na ni Amina ang kotse, ay bigla na lang nang humarurot ito ng takbo. Agad naman niyang naisumbong sa mga pulis at naibigay ang plate number ng kotse. Hinatulan si Ahmed na jeep arrest ng kanyang kamatayan noong taong 2005 matapos mapatunay nagkasala sa pagpatay at panggagahasa kay Cany Ong. Nakulong muna siya at sinubukang umapila ngunit bigo ito. At taong 2016, September 23, si Ahmad Najib Ares ay nabitay. Salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like and turn on your notification bell and subscribe. This is your DJ Sean. Abangan ang susunod nating storya dito lang sa DJ Sean Stories. God bless everyone!